device from Lost Bay. Ito nga yung ating Telemad DNA 250C. This is 200 watts. So, papakita ko muna sa inyo yung mga different settings niya. And syempre, yung kasama sa box mismo nitong ating device na binigay sa atin. So, here's the packaging of our Telemad DNA 250C from Lost Bay. So, ito nga yung picture niya. And beside the box, nandito yung kanyang social media account. And at the back, nandito yung kanyang package content, warning, security seal, and yung kanyang barcode. Then, may nakalagay dito kung anong kulay yung ating mismong mod. So, sa pag-open natin itong ating box, so, ganyan nga siya. Pagkita natin, ang ganda talaga niya, guys. Pati box pa lang, maganda na. So, ganyan nga natin siya makikita pag in-open natin yung box. So, may nakalagay dyan, The Legend Continues, Telemad DNA 250C. So, ayan nga yung ating mismong mod. So, ito yung kasama niya, yung mod natin. And, of course, yung kanyang USB cable. And, of course, yung isang cable. If you want to use it sa power bank type, so, pwede nyo siyang gamitin. And yung user manual ng ating Telemad DNA 250C. Then, here's the main course. Ito nga yung ating Telemad DNA 250C. So, yung leather part natin dito, may naka-engrave na logo dyan. At may nakalagay din na Telema. At sa magkabilang side ng mismong mod natin, may nakalagay na Lost Bait. At sa kabilang side, Lost Bait din. So, ito yung ating mismong venting hole. At sa harapan, nandito naman yung ating power button, screen, up and down button, selection button, and then yung ating USB port. Yung mismong ibabaw naman ng ating device, nandito yung ating 510 connector, then meron din tayong logo dito, then may nakalagay din na Telema and DNA 250C. So, sa pag-open ito na ating device, syempre lalagyan muna natin siya ng battery. Hilahin lang natin to, so makikita na natin yung battery compartment natin. So, may nakalagay nga dyan na negative and positive, so hindi tayo mahirapan sa paglagay ng battery. This is also spring-loaded. Ayan, nakikita nyo na lang guys. So, sa paglagay nga ng battery, makikita natin agad kung tama yung paglalagay natin dahil nga meron tayong sign dyan na positive and negative. So, this is dual battery and yung pinaka-max power nga niya ay 200 watts. So, pagbabalik, ganyan lang din. So, i-open na natin yung device natin. Sa pag-open natin, click natin itong fire button ng 5 times. So, mapapansin natin, nakalock yung mismong device natin. Para i-unlock natin yan, press lang ulit natin itong ating power button ng 5 beses. So, ayan, natanggal na yung mismong lock niya. So, makikita na natin dyan yung different mode setting niya. So, sa pag-navigate nga, ang gagamitin natin itong up or yung ating down button. So, para select natin dito sa mismong taas, makikita natin dyan yung ating wattage, yung replay, kantal, SS430, SS316, titanium, nickel 200, watt boost, then yung kanyang wattage. So, sa different mode setting naman, syempre, ina-navigate lang natin ulit siya dito sa mismong settings niya. Ayan, makikita natin yung settings para sa ating atomizer, yung sa ating pop info, diagnostic, then yung ating system din sa back natin. So, sa pag-angat naman ng ating wattage, syempre, itatakot lang natin dyan yung ating navigation. So, pindutin natin yan para maitaas natin yung mismong wattage natin. So, ilalagay lang natin siya sa 40. So, yun lang yung settings ng ating device. At iharap ko na sa akin yung camera para makita pa natin yung performance itong ating Lost Bait Telemad DNA 250C. So, yun nga ang masasabi ko nga dito sa ating device na to. Maganda yung quality niya. It fires right away every time na magpipindo tayo dito sa ating fire button, wala tayong delay. So, talagang yung design nga niya, maganda siya, yung quality niya, saka yung mismo pagkakagawa sa kanya, masasabi niya talagang matibay siya. At nang nagustuhan ko din sa kanya, syempre, yung kanyang battery door, ayan, makikita nyo, matibay.
even siya guys at hindi siya mababalay dahil this is made of metal. So meron siya mga strong magnet, talagang makapit siya dito mismo sa ating battery back door. And then yung battery compartment nga niya, lapat na lapat yung battery natin, so nagustuhan ko rin sa kanya. At meron nga siya naka-sign na positive and negative, so hindi nga tayo magkakamali nalagay yung battery natin. And then yung mismong mod natin, meron nga tayong kasamang USB cable or yung cable na pinakita ko sa inyo kanina na pwede natin gamitin yung ating device as power bank. So, yun yung kagandahan din niya. So, all in all, talagang I think maganda yung pagkakagawa ng Lost Babe na to. Ito sa ating Telemad DNA 250C na kahit medyo may pagka-pricey siya, talagang worth to buy siya. Dahil talagang maganda siya, yung built-in quality nga niya tulad ng sabi ko sa inyo kanina. And this is, I think this is the one of the best mod na hawakan ko or na-review ko dito sa aking YouTube channel. So, napakaganda nung DNA mod na to, guys. So, worth it na makabili kayo nito. So, thank you so much, Lost Babe, sa pagkapadala po sa akin ito para ma-review ko sa aking YouTube channel. So, sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po. And, syempre, i-click nyo po yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga i-review. Thank you so much, Babe Kicks No. 3. This ain't over.